Naka-yellow alert ngayon ang Luzon grid dahil sa sobrang manipis na reserbang kuryente na posibleng magresulta sa brownout. At ito pang isang pasakit, may taas singil kasi ngayong buwan ang Meralco na sisingilin ng isang bagsakan. Saksi si Julio Segovia. Mainit na nga, kaya malamang lumaki ang konsumo sa kuryente. Magmamahal pa ng 89 centavos ang kada kilowatt hour ng kuryente ng Meralco ngayong Abril. Napapakamot ulo tuloy ang may bahay na si Julieta dahil lang karaniwang mahigit 1,500 pesos na bayarin para sa halos 200 kilowatt hours na konsumo nila sa kuryente kada buwan. Tataas pa ng mahigit 178 pesos. Kung bigla na noon, sakit. Sakit sa ano. Pwede naman siguro unti-untin, utay-utay nga. Pero hindi masyado mabigat yon. Bukod sa otomatiko, isang bagsakan daw ipapasa ng Meralco sa customers ang taas singil na aprobado ng Energy Regulatory Commission. Kung hatiin mo ngayon sa mga susunod na buwan kung mataas pa rin at ito ay hahatiin mo din, so magkakapatong-patong lang din. Sabi ng Meralco, tumaas ang generation charge at ibang singilin na nakalagay sa electric bill. Napilitan daw kasi silang bumili sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM kung saan mas mahal ang kuryente dahil maraming plantang naka-maintenance shutdown. Prices in WSM basically dictated the overall cost of the generation charge. Para mabawasan ang binibiling kuryente sa WSM, tatlong dagdag na power plant ang kinontrata ng Meralco na may Interim Power Supply Agreement o IPSA. Pero meron pa rin dagdag singil ang Meralco dahil sa mataas pa rin demand ng kuryente, bagamat mas mababa kung walang IPSA. Gayunman, hinihikayat ng ERC ang publiko na questionin kung may basehan ang pinakabagong power rate hike ng Meralco. Nauna nang sinabi ng grupong bayan muna na haharangin nila ang anumang taas singil sa kuryente. Hindi rito natatapos ang kalbaryo ng mga consumer. May power rate hike na nga ngayong Abril, nagbabadya pang magkaproblema sa supply ng kuryente dahil naka-yellow alert ngayon ang Luzon grid. Nasa 400 megawatts na lang ang power reserve sa Luzon kasunod ng bigla ang pagpalya ng dalawang planta. Ibig sabihin, sobrang manipis ang reserbang kuryente. Kaya huwag daw magtaka kung magsusunod-sunod na naman ang brownout. And we encourage our customers to exercise energy efficiency. But again, the situation is really dependent on the condition of the power plants and the rate of increase in demand. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.